Okay, finally nakarating na tayo dito sa Campo Tres. Ito dapat yung narating namin kagabi. Pero like 12 hours late lang. So, galing sa Twin Falls, we trekked about 30 minutes or so. Kasi napaka-steep ng aming dinadaanan. Akala mo steep na parang okay lang naman may steep trail whenever it comes to climbing. Pero yun kasi parang endless eh. It's like 20 minutes, buong 20 minutes na yun. Bale, naka 90 degree angle ka halos. So no rest. Parang akala mo malapit ka na pero tingin mo malayo pa pala. Parang psychologically it's really testing me. Pero nandito na tayo sa Campo Tres and konti na lang and nandiyan na yung peak. And yung highlight naman talaga ng trip na to is yung bonsai garden na makita natin dyan. So abangan, malapit na tayo matapos guys. Karating na rin tayo. Konti na lang. Abangan. Now entering the bonsai forest of Mount Hamigitan. Medyo matatangkad pa yung mga bonsai na nandito pero pagdating natin malapit sa peak, saka na siya liliit. Parang tayong mga giant walking on the forest. So yan, malapit na talaga. Wala na akong masabi. I just want to climb, get this over with kasi gusto ko na talagang umuwi. And hopefully, makakapagpahinga kami ng mahimbing mamaya and sana hindi kami abutan ng ulan papuntang campsite mamaya. So let's go! Okay, we're on our way back to Campo Tres. Sadly, we decided not to pursue the peak in this climb kasi kulang sa oras, kulang sa supplies. We were really, to be honest, unprepared for this climb. Medyo na underestimate namin ang ano na to, ang mountain. Although, to be honest, it's really quite frustrating kasi parang sayang lahat ng bruises, sugat, at pagod, fatigue. Hindi pala makakarating sa peak. Parang pumunta lang tayo sa Mount Hamigitan parang pa-picture, ganun. Pero nonetheless, I'm still grateful for the opportunity kasi in 6 years, kami yung isa sa mga unang pinakyat dito. Kaya yun,
still thankful for the experience. Marami naman kaming sites na nakita, waterfalls, ganun. Pero hindi lang talaga kami nakapunta sa isang tuktok kung saan makita ka ng Pacific Ocean with the horizon and all that. Kasi if we're gonna pursue the peak, it will take us 6 hours and wala kasi matutulugan sa peak, so we have to get back ASAP. Pero ngayon, since malabo na makarating kami at makabalik on time nang hindi umuulan, we're just gonna play it safe na balik na lang. So that's it, guys. Sorry, next time I'm sure babalikan ko to, pero not in a few months, I guess. After a few years siguro. Mga mahanap natin dito kasi marami rin, isa sa mga sabihin natin necessities pag umaakyat ka ng bundok yung warmth. So isa sa mga ginagamit nila dito para makapag-start ng fire is ito. This is called the alamasiga, taken from an alamasiga tree. So nilalighter nila to, tapos nakakapagbuo siya ng flame, tapos yun yung ilalagay mo sa bonfire. Actually, sa bayan, it is sold 15 pesos per kilo. And ang pagkakaalam ko, isa rin to sa mga ginagamit sa pagpapatayo ng simbahan. Kasi kung amuyin mo, parang gusto mo namang umpisal. Kasi amoy simbahan talaga siya. Tulad ng sa San Pedro Cathedral, ang alam ko, ang isa sa mga ginamit nila pang construct is yung alamasiga as a coating lang para at least hindi siya madali masunog or something. Something to that effect. Coating kaalaman. Okay, bay. Ano man masabi mo, bay, sa Mount Hamigitan journey, bay? Wala! Trees. Marami. And it's quite compelling, comforting. Kapag nandito ka na somewhere sa peak, kahit na mahirap, it's all worth it naman siguro. But when it comes to how rough the climb was, it was killing trek because it's killing trek. I mean, mahirap siya. A very long stretch na ganun palagi ang gagawin mo. So
test your upper and lower body strength, patience, and ganun man eh. As human being, ganun talaga. We want to explore places like this. It will test who you are, and maraming realization. The moment that you feel like quitting, you know, and it's the best mountain I have ever climbed because it's the first mountain that I have climbed so far. What the word? Public concern or yung Mount Hamiguitan concern, sa ngayon, by next year magkakanda kami ng soft opening for the para sa climbers kasi itatry out namin kung ano ba talaga yung magiging output ng soft opening para din doon kami babase kung para madagdagan din yung mga ginagawa naming mga trekking ordinance. So by next year call na lang po kayo sa paso namin, protected area superintendent officer, in terms kung kailan talaga kasi by next year talaga so soft opening kami for 3 months. Bukod sa sirang mga sapatos, namumulikat na binti, at patay na mga kuko, may mga pinabao na aral ang bundok Hamiguitan na tiyak na mananatili sa aking isipan. Ang buhay ay puno ng mga bundok na pwedeng tahakin, ngunit ating tandaan na di lahat ng bundok ay para sa atin. Maari mong subuking akyatin, ngunit kung ikay mabitin, huwag mong mamasamain. Hindi lahat ng tagumpay ay matatagpuan sa tuktok. Minsan ang tagumpay sa pag-akyat ng bundok ay ang pagkakataon na makilala ang iyong limitasyon at kakayahan. At kung ikay suswertihin, ang pagtuklas ng bagong kayamanan. Mga tunay na kaibigan.